Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng 11 na linggo sa kanlawang panahon. Atin pong isama sa misang ito ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kaya narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Pongisus Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting sa chapels, groups, at communities at sa ibang parokya. At pangalawa, ang matagumpay na paglalakbay natin bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng ating Panginoon na asin at ilaw sa mundo upang tayo ay magbibigay halaga sa ating buhay at makatulong sa ating kapwa. Ngunit sa mga sandali na tayo'y hindi nagpahayag ng habag at kabutihang loob at tayo'y nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, natuyo ang batis, kaya sinabi ng Panginoon kay Elias, umalis ka rito, pumunta ka sa Sarepta sa lupain ng Sidon. May inutusan akong isang balo na magpapakain sa iyo roon. Pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon pa kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, wag kang mag-alala. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka ng para sa inyo.
sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natuyo ang langis sa sisidlan tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Hanggang kailan pa kaya lilibakin niyong mga tao ang iyong alipin? Hanggang kailan pa nila iibigin ang walang hanggat pagsisinungaling? Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng Poon akong kanyang hirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Nagagalit ka man, sala ay iwasan. Sa loob ng silid, ikaw ay magnilay. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Poon, liwanag mo'y sa aming pasikatin. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin, nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatan alak na inumin. Poon, sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Tumayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kahit itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may itago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw na naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip, ay inlagay ito
sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Magandang araw po, mga kapatid ko ni Kristo. Palakpakan po natin ang Pong Isus Nazareno. Nasa Martis tayo ng 10 na linggo sa kaniwang panahon. Ang atin pong pagbasa ay ang saysay ng ating buhay. Sa ating unang pagbasa, ipinapahayag ang saysay ng ating buhay na tayo ay tutupad ng misyon na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kabutihang loob. Kailangan ipakita ang kabutihang loob sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ipinapahayag ito sa unang aklat ng mga hari, Kapitulo 17, verso 7 hanggang 16, na kung saan si Elias pinapadala siya sa Sarepta Sidon, ang lugar na ayaw sasabihin ng mga Hudyo na kagaya nila dahil tinuturing na puok na mga laban sa Diyos. Pero doon ipinapadala si Elias, isang propita ng Carmel, upang gagawa ng himala. Pumunta siya roon na gutom at uhaw na uhaw at hingi niya na bigyan siya ng inumin at pagkain ng isang byuda ng Sarepta na mayroon na lang kakaunti na harina at ilang langis na lang upang ipagluto nila ng pagkain. At sabi pa ng byuda o ng balo, yun na ang huli nilang pagkain. Ngunit sa pagpapahayag ng isang propita na si Elias, naniwala ang babae at kanyang ginawa na siya ay magbigay ng pagkain at inumin sa isang propita at hindi nauubos ang harina sa lalagyan nito at hindi natuyo ang langis sa sisidlan nito dahil sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay ang pagpahayag ng kabutihan. At kabutihan na akala ng mga Hudyo para lang sa kanila, sa Israel. Ang kabutihan ng Diyos ay ginagawa rin sa ibang tao. Gaya ng isang byuda ng Sarepta Sidon, na ang mga taga Sidon ay minamaliit, nilalait ng mga Hudyo na sila'y mga taong walang silbi at walang saysay sa buhay. Dahil ang Diyos ay nagpahayag ng kabutihang loob, hindi sa piling-piling tao, bagkus para sa lahat. Kaya sinasabi sa ating Salmo 4 na ang Diyos ay ating kalasag. Siya ang bumabago sa lahat na hinango tayo sa dusa't paghihirap. Kaya nalangin tayo na ang Panginoon ay pasikatinawa ang kanyang liwanag na nagbibigay ng tunay na kaligtasan at tunay na buhay na may saysay. At ang tunay na buhay na may saysay ay lalong maipahayag ayon pa sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 5, verso 13 hanggang 16, na bahagi po ito sa pagtuturo ng ating Panginoon sa tinatawag niyang pagiging mapalad doon sa bundok, yung tinatawag nating 8 Beatitudes. At ito sinasabi ng ating Panginoon ngayon na tayo
ay asin at tayo ay ilaw. Napakahalaga po ang asin magpahanggang ngayon. Napakahalaga po ang ilaw magpahanggang ngayon. Lalo't higit na noong panahon ng ating Panginoong Hesus na doon sa Middle East o gitnang silangan, ang asin ay napakahalaga sapagkat wala pang mga refrigerators noong panahon na yon upang mapreserba ang mga pagkain. Kinakailangan itong malagyan ng asin. At hindi lang pagpreserba ang asin. Ang asin ay ginawang panglasa. Magpahanggang ngayon, ang asin ay may saysay sapagkat ito'y nagbibigay panglasa sa ating mga pagkain, sa ating mga inumin, at bahagi din sa mga medisina. Pero pagtingnan po natin ang asin, para sa Roman Empire, na sa panahon ng ating Panginoon, nasakop ang Israel ng Roman Empire, ang asin ay napakahalaga. Kaya ang pambayad ng mga tao sa kanila ay tinatawag na salarium, sa English salary, mula po sa salitang Latin na sal, asin. Kaya po ang asin ay parang sweldo, pangbayad sa mga lahat ng ginagawa na serbisyo o dili kaya ang ibibigay sa lahat ng mga naglilingkod sa Roman Empire. Kaya kapag ang isang tao ay walang saysay, sinasabi, wala siyang asin sa kanyang buhay. Pero ang pagkaroon ng saysay sa pamagitan ng pagiging asin, na dapat ang buhay natin ay hindi sobra, na maging uwi tayo at sobrang alat na hindi natin makain ang pagkain. O dili kaya, kung kulang naman ang asin, na wala tayong lasa sa buhay, kinakailangang ibalansin natin ang ating lahat ng mga biyayang bigay ng Diyos. Maaring ito ay panahon, talento, kayamanan, mga bigay na mga biyaya ng Panginoon ay ating ibalansi sa paggawa ng mabuti. Sapagkat kung tayo ay hindi gumagawa ng kabutihan, para po tayong asin na wala ng saysay at wala ng lasa, ito'y itatapon na lamang at yayapakan sapagkat nung sa time ng Roman Empire, kapag ka ang asin ay nakita nila dahil minimina po ang asin at nakita nila na ito ay hula ng silbi, ito'y itinatapon na. Pero delikado din ang asin. Nung panahon sa Roman Empire, ginagamit din ang asin na weapon, sandata, laban sa mga kalaban. Dahil ang asin ay nilagay po sa mga sakahan upang hindi na magkaroon ng pamunga ang lahat ng mga tanim. At ang mga kalaban na hindi na magkaroon ng pagkain, ito ay makontrol. Dahil sa Roman Empire, kinakailangan nilang makontrol ang lahat. Ang asin ay ginagamit din na pang-apoy. At kaya ginagamit din ito na isang sandata. Mahirap man nating unawain, pero ang asin ay kaugnay sa ilaw. Pero dito sa ating ebanghelyo, ang ilaw ay may ibang kahulugan. Na para tayong ilaw, na ipahayag natin ang ating gawaing mabuti sa ating kapwa. Sapagkat gaya ng ilaw na ilagay po natin sa tunay na lalagyan ito upang mailawan ang lahat, ganun din dapat ang buhay natin na magliliwanag ang ating kabutihan sa pamagitan ng ating tumpak, maayos at mabuting pagpasya sa buhay. Sapagkat lagi tayong palpak sa ating mga pagpili, sa ating mga pagpasya, sa ating mga paghalal sa buhay. Lalo nating isinantabi ang kalooban ng Diyos. At ang ating pinipili ay ang kalaban ng Diyos
upang magdala ng gawain na kalaban sa simbahan o kalaban sa Diyos. Kaya dahil dito, hindi tayo naging instrumento ng liwanag, tayo'y naging instrumento ng karimlan sa ating mga mali na pagpasya, sa ating mali na magpili, sa ating mali na mga gawain, na ito ay gusto kong ihalal, ito gusto kong pinipili, kahit na ito'y labag sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi na tayo liwanag, tayo'y instrumento na sa karimlan. Ang gusto ng Diyos, na gaya na tayo naging asin na nagkaroon ng tunay na balansi sa buhay at tama na panlasa, ganun din dapat ang ating ilaw, tamang ilaw, na mag-iilaw sa lahat sapagkat tama ang ating pagpasya, tama ang ating ginagawa, at ang ating gawain ay magdudulot ng kabutihan sapagkat ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya, kung kayo ay mayroong gawin, anuman ang inyong dapat gawin, anuman ang mga pagpasya na inyong gawin, tingnan niyo muna kung ito ay ayon ba sa kalooban ng Diyos. Pwede pa tayong magbago sa mali nating pagpasya. Pwede pa tayong magkaisa at sa ating tunay na pagkakaisa, matibay na pagkakaisa, magkaroon tayo ng nag-iisang pagkilos upang ating baguhin ang lahat at ating itama ang mali at magkaroon tayo ng isang panibagong buhay at panibagong sambayanan ayon sa kalooban ng Diyos. Ano man ang ating ginagawa, kailangan ayon sa kalooban ng Diyos upang tayo maging asin at ilaw para sa Kanya. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. At atin pong itutugon, Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan naway, ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikakaunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoong Diyos, habang ipinapanalangin namin ang aming kapwa, hiling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin nang sa gayon kanilang purihin ang iyong kabutihan. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon.
Amen. Magsiupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin niyo, Batido, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ng paglilingkod na aming ginagampanan, upang ang aming inihain ay iyong marapatin, at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming Kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at ang loobang tayo ni kamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwas ng lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pag-ilim pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa namang yan si siyawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak ay nalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin siyang kaliwanagan. Kawan mo inapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa na Marabihin Maria, ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niya ang San Jose. Kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz, ni Melan San Pedro Kalungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Sa tagubilin ng kaling nautos sa turo ni Jesus, napay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kahayan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at halisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. God of mercy in the
Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuwayi at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa Ekaristiya, banal na misa, kayong narito sa loob at sa labas ng banay team ng Sarino, kay mga naugnay sa pamagitan ng iba't ibang social media para sa live streaming sa ating misa at nakrus-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ilinggin ng Pong Isus na Sarino. Salamat sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang katulang Quiapo Church sa mga kapwa nating nahirapan dahil sa pandemya at sa kalamidad. Salamat sa iyong tulong, pagpalain ko kayong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod, naway pagpalain kayo lagi ng Pong Isus na Sarino. Pabaon po sa misang ito. Tayo ay asin at ilaw sa mundo. Naway ipahayag natin ang saysay at ipaliwanag natin ang ating liwanag sa kabutihang gawa sa ating kapwa upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran dahil sa ating ginagawa. Dalhin natin ang Diyos sa iba upang ang ating kapwa ay ating madala sa Diyos. Ngayon na po ang pabasbas. Mangyari po lamang ni taas bahagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihagmas niya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kailangan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta naman lang ang katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalawang imahin at dasalan. Sa pamagitan ng benisyon nito, naway malalang ng pangako sa binyag na ikaw ang ibin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus Nazareno. Sa kami sa